Are you hungry right now? Hi, my name is Adria Milag. I live to bless, inspire every Filipino dreamer. Kanina, na-witness ko yung first communion ng aking anak na si Rian. And alam mo, nung na-witness ko na dinig niya na yung Body of Christ, yung Holy Eucharist, hindi ko maintindihan, pero parang napaluha talaga ako. Naiyak ako, and it was, for me, one of the most significant event na nangyari sa buhay niya nung kinain niya yung ostya. Why? Because we believe as Catholics that is the real body of Christ that transformed yung simpleng harina na nag-transform into body of Christ, which is makikita niyo siya in the gospel, di ba? Sabi nga ni Jesus na when he broke the bread, sabi niya, di ba, sa mga disciples niya, "Do this in memory of me." So, kaya ang nangyari, yung mga early church, nagkakaroon na sila ng breaking of the bread, mga early mass, and na every time they break the bread, they receive the true body of Christ. Hindi lang yung body, and also the blood of Jesus, which is yun yung, di ba, yung priceless para sa ating mga Catholic. Yun ang pinaka-importante every mass. And while I'm sharing you this is because maybe you are spiritual hungry right now. Nagputom ka ngayon sa Diyos. And right now, God is asking you to come to Him, to receive Him. You know, every week, you know, hindi mo lang siya tanggapin in words, but also in going to Mass, you receive Christ. And sometimes, because we feel so hungry, hindi natin malaman kung ano ba yung gutom natin na yun. And ano ang nagkakost, ano nangyari if we experience hunger in our life? Nagdudwell tayo sa all sorts of worldly pleasure that consume us to commit sin. And right now, God's invitation to you is to receive Him in your heart. Tanggapin mo siya sa puso mo. Tanggapin mo ng buong-buo ang katawan at dugo ng Diyos every Sunday pag nagmamas ka. And baka nga hindi ka na nakakapagmas ngayon, baka nga hindi nakakalimutan mo na yung hindi obligasyon eh. Hindi, kasi pag obligasyon, kumbaga parang mapipilitan ka lang pumunta every Sunday, pero ito yung purpose mo, why you live. Your purpose is to worship God, your purpose is to glorify God in your life. So, every Sunday, when every time you go to Mass, dun mo alalahanin palagi yung tunay mong purpose sa mundong to. And, yeah, if kung ngayon, di ba, hindi ka na nakapagsimba, hindi ka na nakareceive ng word, and Holy Communion, I encourage you that this coming Sunday, you go to Mass, okay? Because God is waiting for you. So I hope this video blog bless and inspire you a lot. And if you want more tips and inspiration from me, punta ka lang sa website ko sa www.adriamilag.net. Okay, at kung sa Facebook mo ito pinapanood para lagi updated sa mga vlogs na gagawin ko, ang gawin mo lang, i-click mo lang yung following then see first. Okay, at kung sa YouTube mo ito pinapanood para lagi ka-update, ang gawin mo lang, click mo lang yung bell button sa baba ng video na ito. So again, this has been Adriamilag. I'm praying for you always. God bless you more abundantly.